implementing and monitoring your retirement plan. Okay. So paano ba 'yan? Sige, okay. Sir. So ang ano muna natin, meron muna akong tanong sa iyo ulit. Yes. Humahaba na daw ang buhay ng tao, kaya dapat daw itaas ang normal retirement age. Oh, according nga sa study. So what do you think? So anong sagot mo diyan? So dapat nga ba na itaas na yung retirement age, lalo humahaba yung buhay natin? Hindi, dapat mas ibaba. mas ibaba. Yan ang chika, no? Ay, wala na naman ako sa screen. So, ito ang resulta ng ating poll diyan, no? Kasi retirement ang pag-uusapan natin. Ayaw! Okay na ang normal retirement age natin na 65. Early at 60. 44%. Okay. Ayaw! Dapat nga babaan pa eh. Which is ikaw kasama yes, doon. Yes, 41%. I want meaningful and productive retirement. Di ako titigil sa work. 9%. Actually, ikaw ako yun. Yan. Ikaw yun. And? Okay lang. Basta maayos ang kita. 7%. No, para sa akin naman ang kaisipan ko diyan talaga ay kailangan i-adjust siya accordingly para mas maging sustainable nung yung ano natin, no? Pero naiintindihan ko yung mga nagsasabi talaga na naku, ibaba na yung retirement age na yan dahil nga sa kahirapan, ang hirap ng buhay, gusto nang magpahinga, ganyan. Baka naman pahinga hindi lang naman kailangan. Hindi naman pahinga lang na ano, yung slow living. Ayun. Diretso pa rin yun sa passion, true. Sa mission in life. Oy, may nung full and productive nga. Yes. Ayun. Okay. Okay, sige. So dito tayo sa retirement. Ito po yung mga steps natin, no, sa retirement planning. Ang first step po ay assessing your current financial situation, i-define yung retirement goals. The third step, determine natin yung spending needs and income natin. Tapos so, i-choose natin yung best investments para i-boost yung retirement. Tapos pang huli yung implementing and monitoring your plan. Okay. Screenshot. Ayan, oh, screenshot. Yun yan, yung steps in retirement planning. Yes. So, next. Ang doon sa ano pag step natin sa retirement planning na monitoring na siya and implementing, kailangan gumawa talaga kasi tayo ng mga sistema eh. Mm-hmm. Hindi po pwede na yung gagawin natin ay pinag-iisipan natin parate. So, dapat meron na tayong mga sistema to avoid indecision, hindi matetempt pa tayo, mm-hmm. Ma-minimize yung stress at saka increase efficiency and reduce temptation. Okay? Mm-hmm. So, ang isa sa mga systems natin ay budgeting. Okay? Yes. So kung tayo ay nasa financial startup, ito ay 5-10-85 budgeting rule. Okay, which is so, max. Teka muna, 'di ba yung tinuturo natin is parang 5-10-20. Yes. So ano pagkakaiba nito? Ito nga. Ayan. So maximum nito ay 5 kasi nasa financial startup ka pa lang nito. Okay. So usually kumikita ka ng 20,000 pesos pababa. Okay? Mm-hmm. Maximum 5% ang income sa insurance, minimum 10% sa savings at maximum 85 sa expenses. Oh. Okay. Kung ikaw naman yung financial secure, ito na yung yes. Learning na learning mo. 5-15-20-60 budgeting rule. Okay, which is maximum 5% for insurance, minimum 15% for savings, minimum 20% for investments, and maximum 60% for expenses. So kung mapapansin niyo po, bumababa na yung porsyento pagdating sa expenses. Yes, oo. So yan yung financially secure, which is usually nandun ka sa 20 to 50,000 pesos, no? Mm-hmm. Yung financially sustainable naman, no? Maximum 535-60 budgeting rule. Ayan, so maximum 5% of income for insurance, minimum 35% for investments kasi ang assumption dito, financially sustainable ka na, may emergency fund ka na. Yes, tapos ka na sa mga basic na dapat meron ka. So dapat ano, diretso na 'yon na investment. And, so 60% pa rin yung income, 5% pa rin yung insurance, pero meron ka ng 35% for the investment. Yes, oo, 60% yung sa expenses. So yan yung automatic na system mo na, ha, para meron kayong guide. Another automatic system ay mag-automate banking ka na, no? So mag-set up ka na ng auto-transfer from your payroll bank account para sa emergency bank account mo. Para hindi mo na iniisip kada buwan. Yes. Tapos, ganun din sa investment account mo kung meron ka. Ganun din sa pagbabayad ng credit card, utilities, at insurance. And bills. Kung ano, yan. Oo. Tapos, other systems, mag
usapin mo na yung employer mo para pag ano, yung limit na automatic. Yung pag-ibig MP2 mo, 'di ba? Kung ang sabi nga diyan, kung yung mga expenses mo automatic, pati yung savings mo gawin mong automatic. Ah, ang taray, ang galing niyan. Perfect. Gusto ko 'yan. And then magdala ka lang ng budget mo na cash kapag ikaw ay nagsha-shopping o kaya lumalabas para kapag naubos na yung nasa wallet mo, tigil ka na. Yun 'di ba? Yun na yung pinaka-ting! Yes. Oo. Tapos ang other system mo rin, dapat lahat ng credit card balances mo, pinabayaran mo in full. Yes. And practice natin yung 7-day rule kapag major purchases. So, medyo may tinitingnan-tingnan kang bagay na gusto mong... Delay mo siya ng 7 days. Tapos pag nandyan pa rin yung 7 days, sige, baka pwede, di ba? Baka talagang yung urge na yun ay go. Oo. Tapos, unexpected or irregular income. Ano ba yung mga unexpected or irregular income natin? So, ito yung mga income na, like say, 13th month pay. Hindi naman siya buwan-buwan dumarating. So, irregular income yun. Alright. Performance bonus. Unexpected income yun. Mm-hmm. Okay. So, ang rule ko dun, no, na sistema natin para wag na kayong mahirapan. Okay. Kapag unexpected or irregular income, maximum 50% i-enjoy ang spending. Ibig sabihin kalahati. Enjoy natin. Oo. At yung kalahati, maximum kalahati i-spend mo, minimum kalahati i-save or invest mo. Di ba? Kasi ang essence natin dyan ay BOLO. Balance of luxuries and obligations. Ayan. BOLO. Tandaan natin. Pero kasi kapag lahat naman isisave at i-invest mo, nakakalungkot naman. Yes. Work ka ng work. Di ba walang enjoy, di ba? Lalo na ako, mahilig akong mag... Magkagagala. Appear. Appear kayo dyan. Abas hindi naman pwede na lahat i-enjoy mo. Oo. Wala nang matitira. Paano ang future? Di ba? So yun. You also grow old. Yes. Yago ang tawag dyan. So you communicate your financial plan also, no? For buy-in sa inyong family members. So, pag-usapan nyo yan para collaborative ang planning. I-articulate nyo yung reasons behind your financial plan. And the highly mutually benefit ito highlight mutual benefit because everyone will be involved. Okay? So, ikaw kasi, ikaw yung may mga junakis, ganyan. Isa lang naman ang junakis. Ay, ako nga pala, sorry. Mga junakis ka dyan. Ikaw, ibig ko sabihin. Marami akong anak na ano. Ibig ko sabihin, ikaw yung pamilyado. Ayan, no? Kasi, so paano mo pinag-uusapan with your family yung pera kasama si Jambor? From the beginning, meron kaming common fund. Tapos yun, anong tawag doon? Naka-shared na account. Joint account. Okay. Yun yung pang lahat ng Nakikita ni Jambur yun? Ng basic expenses. Yun. Tapos, meron sa sarili yung husband ko. Mayroon din akong sarili. Oh, fairness! Para sa kanya yun. Ako naman, para sa akin din yun. So, yun yung mga tira. Okay. For example, 100,000. Yung 80% no, nalimbawa, yun yung aming shared. Mm-hmm. Kung may natira kang 20, may natira din akong 20. Kanya-kanya na yun. Kung may natira kang 10, ako na bahala. So kung may extra income din ako, akin din yun. Kung may extra income siya, sa'yo pa rin. Sa'yo. Sa'yo pa rin sa kanya. Dapat. Tapos yung anak namin, tinuturuan din namin siya. Alam mo yung maganda kong naturo sa anak ko? Yung simula nung binyagan siya, yung mga ganyan. Nalala ko patay. Inaanak ko yun! Yung mga birthday, yung first birthday niya, so maraming nagregalo. Lahat yun, sinave na. Talaga? Tapos na-invest na rin niya. Ang taray! Lahat yun, So, meron siyang insurance, meron siya sa mga mutual fund, meron siya sa MP2. Siyempre, hindi sa kanya yung iba nakapangalan kasi bawal pa ang bata. Pero may interest for. So, kaya ako, nagka-early retirement kasi nakita ko doon na pwede na siyang mag-aral ng college kahit Nga. Yun yung mga importante sa financial retirement planning. Actually, yun yung pinag-uusapan nga namin na ang laki na rin ng nilundag ng buhay. Kasi kinukwento ko kay Lourdes na yung parents ko, ang pinanggalingan, so from hindi college graduates, yung mga magulang ko, ang lundag na option ay, nakapagtapos kami lahat sa Lasal, sa Ateneo, ganyan, no? Mm-hmm.
Tapos itong nga kay ano nung nag-uusap kami, itong kay sa akin. Kay Lourdes at saka, so yung inaanak ko sa Binya. Noono, no? Ninong ako, ninang. Ang option niya ay so sa inyo, ako ang lundag, kasi, ang lundag. Oh, ang lundag ko from nakapag-aral ako ng koleyo through nag-student. Scholarship, working. Student assistant ako. No? So, dalawa yung kinareer ko para matapos ko ang pag-aaral ko sa koleyo. Tapos, two, yun. Ano, ang option niya ay... Nangangarap. Ang pinag-option namin ay, anak, kung gusto mo mag-aral sa Australia o kaya sa Spain, go! Ganyan, yes, di ba? Parang, ang happy lang. Mm-hmm. Di ba? Nakakaingit. Dapat yung... pero thankful naman tayo sa mga magulang natin. Of course. Of course. Siyempre, sa mga... kailangan may upgrade. Yes, di ba? Ayan. And then, yun nga, i-celebrate natin yung success together. Okay? So... Teka muna. Ano? Ano naman yung retirement plan mo? Kunyari, sa iyong sa lifestyle akin? Or sa iyong status? Or ano? Oo. Kami ni Edwin, ang yung sweldong buo niya, yun yung retirement namin. Ah, okay. Oo. So nakasubi siya. So meron nang mga nakasubi. May nakasubi. Hindi. Okay. Hindi. Kasi so lahat ng mga expenses, lahat ng mga ano sa akin. Okay. Napupuna sa ako yung may gasto. So para lang malinaw ganyan. Tapos ang sabi ko pa lang gawin 'yan. Ano? Akin yung retirement. Bigyan mo na idea. Bigyan mo na idea. Oo. So, para pampasaya. Oo. Pero ang ano kasi nako pag ako yung nanghahawak ng pera, lahat 'yan mapupunta sa SNP. Yan tutulong ya invest ko naman 'yan sa mga mahihirap ganyan. Eh, kinakabahan si Edwin pag may ganun din. Kaya tama yung may jowa ka rin na ano eh pambalanse ganyan. So naman. Siya yung nag-aano niyan naghahawak. Mm-hmm. At sinasabi lang niya, "Oh, ito na yung laman." At saka ano, yung na-realize ko doon sa pwedeng ganun yung ano namin ano yung setup namin ng mga nakaraang taon. Pero sa mga susunod na taon, pwedeng mag-iba. Of course, yes, kasi nag-iiba yung income level, yes, nag-iiba yung plano ninyo. Yes. Eh, common goal, yes, iba. Oh. Eh dati, uy sa totoo lang, dati yung sa bahay mo ang saya-saya na natin, oh, oh, 'di ba? Oh, eh pagdating plus 20 years na. 20 years na. Tapos, kailangan na talaga ng renovation. Tapos, nandito kasi ko sa Katalay, nung nasa Lucel, sabi ko, ay ate, naiintindihan ko na kung bakit gusto ko ng bahay. Bago. Na bago, oo. Anyway, ayan. Ako, nagsikahan na tayo. So, ang gagawin natin ngayon talaga sa implementation ng ating ano, ay naku, huwag na yung ipagpaliban, ha? Do not delay your retirement planning. Kasi ang retirement planning po ay hindi yaan pinaghahandaan kapag malapit na tayo mag-retire. Kapag graduate mo pa lang, nagtatrabaho ka, join na yan dapat. Yes, yun din yung tinuro ko sa ano. Oo. Tapos ano natin, no? Mag-set tayo ng clear dates, no? Or frequencies, no? Yung date limit. Kailan ba tayo magre-retire? Gaano tayo kadalas lalabas? Kailan tayo mag-i-invest? Ganyan, ano? And lastly, you have to make persons responsible and accountable. Ganyan. Kaya, ayun. Kasi actually, sa totoo lang, yung kami ni Edwin, ha, ay nagsimula naman siya na ako talaga yung pinagde-decide niya lahat, finance. Ganon. Tapos, so ang sabi ko, parang... Kasi di ba mayroong teaching na may bang mga financial guru or ano, guru? Sila guru, pero, ako guru. Oo, so may mga nagsasabi kasi na yun, kung sino mas maayos humawak ng pera, ay siyang paggawin mo ng mga financial plan. May ano naman yun, may essence naman siya, pero dapat talaga may role pa rin ang isa't isa. So yung saka pareho dapat natututo. Yes, oo. Ayan ha, yan po ang ating episode for tonight. Sana po ay nag-enjoy kayo. Yes. Kasama ko ang aking Ate Lu. Ako, hindi alam kung tatakbo to. Ay, joke. Baka mag-chismisan na naman ito. Oo, wala yun. Wala yun. Wala, ayaw na niya. Diba? Mag-ano lang tayo, public service. Yes, forever yun. Forever yun. Okay. So, ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro. At ang kasama ko ang ex-vice governor ng... Huwag ng ex, pangit yung ex. Ano nga? Anong dati?
O wala na, basta si Lourdes na lang. Si Lourdes na lang? Ayaw mo nung ex-vice governor? Dating ex. Former. Also, former. Oh, ayan. Sige. Oh, okay. But si Elon Musk? Puro ex yung sa kanya. Diba? SpaceX. Diba? Twitter X. Yung PayPal niya, X dati yun eh. Anyway. Ayan po ha. Kami po ay bumabati sa inyong lahat ng magandang araw at magandang gabi dito sa Katanawan, Quezon. At sinasabi rin po namin ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan.